Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tape. The Abandoned Castle. Aswang sa ilalim ng lupa. Para sa 5th spot ngayong gabi, dalawang Pinoy paranormal videos ang tampok namin para sa inyo. Unahin natin ang paglalakbay ni na Anywhere TV kung saan inexplore nila ang isang abandonadong kastilyong matatagpuan sa tabing dagat sa Binmalay, Pangasinan. Malayo sa kalsada ang kastilyong ito, walang anumang gusali o kabahayan ng malapit sa kastilyo. Kaya naman kung may masamang mangyari sa'yo, tiyak na walang makakarinig sa iyong sumisigaw. Maliban na lamang sa mga ibong humahapon sa tabing dagat at sa pag-iikot ni Anywhere TV, ito ang mga kababalaghang nangyari. Nang makahanap ng komportabling spot ay napagdesisyonan ni Anywhere TV ang gumamit ng Necrophonic app. Ang smartphone app na may kakayahang i-interpret ang mga signals mula sa paranormal entities. At sa kaligitnaan ng kanyang attempt to communicate with spirits, Mula sa kabilang kwarto ay may pagkalabog na maririnig. Mahina lamang ito ngunit sapat na upang ma-startle si Anywhere TV dahil siya lang naman ang tao sa paligid. Nakikita mo itong dalawang bola na to? Pwede mo pwede mo pailawin yan? Light? Ah, light. Oo, may light yan. Pwede ka magparamdam? Habang patuloy niyang sinusubok na kausapin ang mga kaluluwa sa paligid gamit ang Necrophonic app, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa kabilang silid ng kastilyo. Saan marahil nang galing ang kakaibang tila pag-ungol na ito at ang malaking boses na naging dahilan upang mapamura siya. Si Anywhere TV pa lamang ang nag-iisang Pinoy ghost hunter na nakatapak sa kastilyong ito. Malamang marami pa itong lihim at kababalaghang hindi pa nabubunyag. Mapapanood ang buong eksplorasyon sa kanyang YouTube channel. Marami ang nag-request sa susunod na video ng inyong mapapanood at aaminin ko, maging ako ay kinilabutan noong una ko itong mapanood. Ang makikita ninyo ay isang bahagi mula sa video ng ini-upload ni Ghost Hunters 44 sa kanyang YouTube channel noong ika-18 ng Disyembre 2021. Humigit kumulang 2 linggo bago magpalit ng taon. Sa parte ng kasukalan na napapaligiran ng mga puno ng saging, nilibot ni Ghost Hunters 44 ang isang eryang itinuro sa kanya na di umano'y pinamumugaran daw ng mga aswang at tiyanak. Sa huling bahagi ng video, ito ang kanyang nasaksihan. Wow. Yan guys. May bata. Yun. Wow. Yan guys, may bata guys. Wow. Ang klase ito. Wow. Wow. Grabe. Wow.
Guys, mata tuh guys, mata, mata, tuh, mata, mata, mata. Abis, ini mata guys. Yun, mata nih buat situ. Terus. Yun guys. Wow. Grabe. Yan. Lalabas yan guys. Sige. Labas. So andito yung bawang guys sa atin. So may bawang tayo. Yan. Hindi naman kakalapit sa atin guys. Sige, labas. Yan. Lalabas yan. Grabe. So, yan. Tapos guys, labas. Trust tayo ito kayo. Trust. Yan. So, tama talaga yung sabi nila guys. Yun. Wow. Sige. Hindi ka makakalapit. Grabe to. Anong klase to? Wow. Wow. Sige. Hindi ka makakalapit. Wow. Putik. Wow. Yun. Wala na. Wow. Mata guys. Wala na guys. Sabi. Di umano kaya niya napiling hukayin ang lupa dahil sa narinig niyang boses ng hukayin. Tumabad ang isang imahen ng bata. Makikitang mula sa butas ng kanyang hinukay, gumagalaw ang ulo ng bata. Maya-maya pa ay nakita nating inilabas ng bata ang kanyang kamay mula sa butas na talaga namang nakabibigla. Maputla ang balat ng bata, hindi matiyak kung natural niya ba itong kulay o dahil napapalibutan siya ng alikabok. Makikita rin nating nakalabas ang bata sa butas, ngunit imbis na kumilos ng anumang kahindik-hindik, umupo lamang ito sa lupa. Napabaling sa ibang direksyon ng kamera ni Ghost Hunter 44 at paglingon, wala na ang bata. Ngunit paano kaya nagkaroon ng butas sa lupa? Ganoong hindi natural na nagkakaroon ng espasyo ang lupang tinutubuan ng mga halaman. Mangyayari lamang ito kung mayroong masusing humukay sa lupa at nagtabon ng daan. Sa ganitong paraan, may espasyong pagtataguan ng bata at mabilis namang makagagawa ng butas sa oras na kailangan itong magpakita. Sa paniniwala ni Ghost Hunter 44, isang aswang o di kaya isang tiyanak ang kanyang nakainkwentro. Ngunit magiging ganito rin ba ang reaksyon mo kung makakakita ka ng tunay na aswang o tiyanak? Malamang hindi. Malamang sa oras na masilip mong may bata sa butas, kumaripas ka na ng takbo. Maaaring tumawag ka ng mga kasamahan sa pag-iisip na may batang trapped sa ilalim ng lupa o di kaya tuluyang iwan ang bata ng dahil sa takot. At malamang hindi rin magiging ganito ang reaksyon ng aswang. So, tama talaga yung sabi nila guys. Yun. Wow. Sige. Hindi ka makakalapit.
Hindi ka makakalapit. Grabe to. Anong klase to? Wow. 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 Sige. Hindi ka makakalapit. Ha. Malamang isa sa katuparan nito ang pagiging aswang niya. Magaan yung aso o halimaw ito, aatakihin at papaslangin ang nakaengkwentro at tatangayin pati ang ebidensya. Dahil ganito ang aswang ayon sa matatanda. Kung tiyanak naman, tandaang ayon sa matatandang kwento, alas ng tiyanak ang panlilin lang, baka ginamitan pa si Ghost Hunters 44 ng kung anong hipnotismo nang siya ay maalipin at madala sa mundo ng mga engkanto. Dahil ganito ang tiyanak ayon sa matatanda. Ngunit wag din naman sanang ito ay isang hoax kung saan involved ang isang batang walang kamuang-muang at inutosang magtago sa lupa upang palabasing isa siyang halimaw. Kayo ka Goosebumps, ano ang tingin nyo? Ano ang totoo? At sino ang halimaw? Mapapanood ang buong video sa channel ni Ghost Hunters 44. He thought it was a mouse. Noong June 2010, ini-upload sa YouTube ng user na si LeBronWho422 ang nag-iisang video na matatagpuan sa channel niya. Pinamagatan niya itong strange figure in the background. Taka, what are you doing over there? Dude, I think I found a mouse in here somewhere. Are you serious? Dude, it's dark. I don't know where it's okay, turn the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not staying with the mouse. Turn the lights on. Turn the lights on. I'm not staying with the mouse. I'll do this. I can't see anything. There's no mouse in here. There's something in there. No, there's not. Did you get it? I can't see it. Dude, did you get the mouse trap? Ayon sa uploader, nagkakatuwaan lang silang magkakaibigan sa basement noong gabi bago lumipat ng apartment. Si Kyle, ang lalaking nasa doorway, ay tinawag ang may camera upang ipacheck kung totoo bang may daga siyang nakita sa basement. Ngunit sa halip na daga, isang kakaibang puti o maputlang figura ang makikita sa likod ni Kyle. Kung tititigang maigi, ay maaaninag natin ang mukha nito. Mapapansing tuloy-tuloy lang sa pagvi-video ang mga magkakaibigan, sign na di nila napansin ang paglitaw ng figura. Pinasok pa ng kamera ang basement, binuksan ang ilaw at napatunayang walang anumang kakaiba ang naroroon. Napansin na lamang nila ang figure matapos mapanood muli ang video. Sa halip na makakita sila ng daga, dinaga mismo ang mga dibdib nila sa nakita. Light person, nasaan ang... Kung ikaw ay masugid na taga-subaybay ng Goosebumps Top 5, malamang ay alam mo na kung gaano kadalas ang mga videong nagtatampok ng shadow person. Mga entity na nasa forma ng anino, sadyang madilim at maitim na figurang wala kang maaaninag na mukha. Ngunit kung mayroong shadow person, mayroon rin bang light person? Paranormal entity na sa halip na gawa sa anino ay gawa naman sa ilaw? Panoorin itong YouTube shorts ng Japanese paranormal channel na The Fourth Wall. Titigang maigi ang nasa dulo ng hallway, makikita ang human-shaped figure na nakaupo. Gawa ito sa kung anong puting materyales, di nga kaya gawa sa ilaw? Maya-maya ay makikita natin itong tumayo at umalis. Ano sa tingin mo? Posible nga kayang mayroon ring light person? Ang TikTok video naman ni Lenore Oikengi ay nagtatampok ng isang CCTV footage kung saan may lalaking nagdaraan. Pansining mabuti. Walang ulo ang lalaki sa video. Maaari kayang edited ito? Kung hindi naman, abay dapat mabato ka ng lalaking yan. Dahil sangayon sa paniniwala nating mga Filipino, kapag nakita mong walang ulo ang isang taong kakilala mo, batukan mo. At ipaalam na nakita mo siyang wala ang kanyang ulo, ang ganoong klaseng pagkamalik mata ay senyales na may masamang mangyayari sa taong nakita ang walang ulo. Kag-Goosebumps, patuloy na lumalaki ang channel natin dahil sa nakakakilabot ninyong pagsuporta. Kaya naman heto ang shoutouts para sa linggong ito.
Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell na manatiling updated sa mga paranormal happenings. I-share mo na rin ang video ito nang patuloy tayong dumami ka-goosebumps. Ituloy natin ang takutan. By the window, puppy to the rescue. Isa na namang evidence ng shadow person ang naidokumento sa TikTok na ini-upload ng user na si Erica noong May 5, 2021. Panoorin ang clip. Isang anino ang makikitang sumilip sa kanilang bintana. Bagaman hindi alam kung saan o kanino nagmula ang anino, parang may sarili itong buhay. At alam mo rin ba na sa pamahiing Filipino, kapag nakita mong humiwalay ang anino ng isang tao sa katawan niya, ibig sabihin ay ginagamit o napaglalaroan siya ng maligno. Sinuggest ni Wilson Arana Sarausos ang video na ito sa amin. In-upload ng TikTok user na si Jen Lee ang lumang video niya. 12 a.m. na raw ito nang mapagtripan niyang mag-cover ng kanta at sa hindi inaasahan. Isang soda can ang misteryosong nahulog o ibinato sa kanya. Nagulat si Zen ngunit tuloy lang sa pagkanta. Makikitang napababa ang kanyang poodle at ito ang pumulot sa latang nalaglag. Posible kayang nakikipaglaro lamang ng fetch sa aso ang kaluluwa. The Stranger. Malimit mapadpad sa mga haunted locations at abandoned establishments ang Arabic ghost hunter and explorer na si Allah. At sa video ng ito kung saan nililibot niya ang isa na namang abandonadong gusali, mayroon siyang mga narinig at nakita. Ay, dar matla min hina. Tal! تعال انا البطاريه بتطفي عندي. Merong kakaibang ungol na narinig si Allah. Hindi matiyak kung saan ang gagaling ang tunog na ito. Ngunit kung pakikinggang maigi, tila boses ng lalaki ang pinanggagalingan ng tunog. Mo bitruh. Nang mapadaan si Allah sa may hagdanan, mas malinaw nang maririnig ang ungol na kanina niya narinig. Nagmisto lang alulong ng kung anong hayop ang tunog na ito. Sa kalagitnaan ng paglilibot ay may mga kagamitan ring malakas na kumalabog na naging sanhi ng pagkagulat ni Allah. Ngunit ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang nakita niya. Ang shifta? Amsika! يا حد شفت حد تعال. Isang human-like figure ang sumulpot sa harapan ni Allah. Ikinagulat niya ito, ngunit mas nakakapagtaka ang biglaang paglaho nito. Kaya naman hinabol niya, ngunit hindi na matagpuan ulit. Binansagan niya ang nakita bilang The Stranger, sapagkat di niya matukoy kung ano nga ba ito. Sana'y kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.